Ngayong umaga, bibigyan ko po kayo ng konting katuwaan. Kasi gusto ko po mabigyan ng workshop. Gusto ko kasing maturuan si Lenny Robredo kung paano maging effective, no? Effective communicator na yung bawat pagsasalita niya ay yung pinapakinggan, pinapanood siya, at pinapaniwalaan. Kasi nga ito ang pinakamalaking setback ni Lenny Robredo. Nadakdak siya ng dakdak, nagdakdak ng dakdak, eh wala naman pong naniniwala sa kanya. Ito po, no? Mag-workshop ako, ha? At kayo rin po, makakatuto kayo. You will learn something out of this. Kung gusto niyo rin po na madagdagan ang inyong kalaman sa tinatawag na public speaking. Yan, ito po. Dito po tayo mag-umpisa. Ang ating pong ano dito is yung discomfort, no? Kasi kapag nagsasalita ka sa harap ng marami, dapat yung confidence mo buong-buo. Na wala kang pagdududa na kung anuman ang sasabihin mo ay baka pagtatawanan o hindi katanggap-tanggap. Na naniniwala ka, na nasa wasto ka. Sa bawat salita na lumalabas sa mga bibig mo, wasto. At yan po ay nakikita sa tinatawag na self-confidence. Iibigay ko sa sarili ko bilang halimbawa, o tingnan niyo naman, kapag nagsasalita ako, naku, straight to the camera, parang nag-eye to eye tayo, di ba? Kayo dyan, mga nanonood, parang eye to eye tayo. Ha? Hindi ako, hindi, luck. Because that is the most important lesson in communication. Kapag nagsasalita ka, kapag may kinakausap ka, kahit na harapan kayo, ha? Mas importante po kapag nagkakaharap kayo na nag-uusap-usap, look at the other person straight into the eyes. Bakit po? Ito po ay nagpapakita ng sincerity. At iyan nagpapakita na may respeto ka sa kinakausap mo. Na hindi ka takot sa kanya. Na yung mensahe mo sa kanya ay talagang galing sa iyong dibdib. Na ito ay totoo. So look at the eyes of the person or persons. Katulad po nito, yung camera po, yun po ang mata ninyo. Titignan ko yung camera. Kasi alam ko, yung camera, ay yan din po ang titignan ninyo. So, ini-imagine ko na ang bawat sa inyo ay nakaharap sa akin. Kaya ito po, look at the camera. Ang mata mo ay dapat hindi po malikot, madamble, hindi kumikilos. Kung maari, ay, kung may, minsan siyempre, kung may titignan ka, ay maari mong gawin yun. Pero dapat, 90% of the time, ay din po, steady po yung eye-to-eye contact. Number one yan na lesson sa effective communications, Madam Lenny Robredo. At huwag kang maraming gestures na parang yung tao na uncomfortable ka, parang hindi ka mapakali, no? Na parang kumari lang ay aalis na ako dito. Kasi yun po ang mga tao na body language, Madam Lenny. Your body language also tells a lot about you. Kapag nakikita ng taong bayan na marami kang kung ano-ano dyan, na parang may inahawakan ka dyan, ang ibig sabihin yan, parang gusto mong umalis. Parang gusto mong iiwan yung lugar mo dyan at tumakbo na. Dahil hindi ka nga sigurado because you have no confidence in what you are saying. Kaya ito po, workshop ito, ha. Turiin natin ito na workshop na pati kayo ay makakakuha po ng leksyon. Ito po. Akin sana ayusin ito ka, Eri. Pero pambihira, di ba? Pambihira na 1.5 years na tayo. 1.5 years na tayo sa pandemic. Yun pa po, no? Yung ano niya is yung pabalik-balik, yung inuulit-ulit niya ang kanyang mga salita. 1.5 years na tayo sa pandemic. 1.5 years na tayo sa pandemic. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi po diretso ang takbo ng kanyang utak. Yun, ha? Madam Lenny. Hindi pa din natin naiintindihan ito dahil sa kung ano-ano. Dahil sa papalit-palit. And sa totoo lang, Kael, ang dami nating LGUs na... Okay, yun, ha? Ano tayo? Parang blow by blow, ha?
Kita nyo, yung ano, gumagalaw-galaw siya. Parang, ano ba to? Ah, baka alis siya nga dito. Yun po ang mensahe na ipinapadala ni Lenny Robredo na habang nasasalita siya, yung ano ko muli, palakihin ko yung ano ko, yung parang ganun-ganun siya. Paano ba ako makatakas ito? Parang yun po, yun po ang dating ni Lenny Robredo, yan po ang sasabihin sa kanya kung meron siyang speaking coach, kung meron nagtuturo sa kanya kung paano magsalita before the camera, kasi may mga technique yan, Madam Lenny. Huwag kang yung parang uneasy. Ha? Ang salita dyan, uneasy. Uncomfortable. Kasi parang ganun-ganun. No? Ha? Ito pa. Nakakausap. Yung reklamo talaga sa kanila, halos lahat talaga sila yung gumagawa eh. Halos sila yung gumagawa, pero hindi naman sila nag... Yun ha? Halos sila na lang gumagawa. Halos sila na lang gumagawa. Paulit-ulit repetition. Redundancy ang tawag diyan sa public speaking. Sinasayang mo ang oras ng mga nakikinig sa iyo. Kasi yung isang salita mo, ilang beses mo inuulit-ulit, parang walang straight line. Walang continuity, Madam Lenny. Nako naman. Bibigyan ng enough na boses para... Mm-hmm. Para mag-contribute sa paggawa ng policy. So sa akin ka, Eli, sana pag-usapan ito. Di ba, naalala mo ka, Eli? Yun, ha? tignan nyo, ha? Yung pag-anong-ganon niya, ha? Mga, ano yun? Giveaway. Giveaway yun ang tawag namin dyan sa mga public speaker. Na ipinapakita niya na hindi siya komportable. May discomfort. Uneasy nga. Uneasy. Dahil alam niya na nagsisinungaling siya at natatakot siya. Natatakot siya. Parang ako na rin eh, na hawaan mo na Lenny, na paulit-ulit. No? Natatakot siya na baka nga mabisto ang kanyang sarili sa taong bayan na mga nanonood na hindi siya marunong. Na wala siyang alam. Walang sense nga, sabi dito ni Victoria Lipa. Walang sense. Yun ang ano niya. Uneasy siya. May pag-ganun-ganun siya. Meron siyang, may ano pa siya sa book niya. Tingnan nyo, ha? Na, yung nire-request ko sana, dati sinulatan namin ito si Secretary Roque, na sana kabahagi sa IATF, yung iba't ibang mga liga, yung League of Provinces, League of Cities, League of Municipalities, Councilors League, yung mga... kailangan sana ka, Eling, may representation sila. Ang sabi nila, hindi yan kailangan kasi na... Tignan nyo, ha? May ganun pa siya sa buhok, ha? May ano pa siya sa buhok, ganun. Kanina sa mitinga. Ngayon sa buhok naman. Discomfort. Uneasy. Uncomfortable siya. Wala siyang confidence. Wala siyang confidence kasi alam niya na bobo siya at natatakot siya na baka mabibisto siya ng mga nanonood. Actually, torture ito sa inyo. Torture ito. Sabi ni Joel Sullivan, insecure or tense, tama, no? Insecure or tense, sabi ni Joel Sullivan. Tama 'yan, no? Bobo talaga. Oh, 'yan, okay. Ipagpatuloy natin, Madam Lenny. Naku, gagawin ka naming specimen. Gagawin ka naming specimen sa isang lecture po ito sa public speaking, Madam Lenny. Para naman yung tawag dito, para naman yung mga manunood diyan, lalo na yung mga bata pa, ay at least alam nila kung ano ang dapat ilang iwasan sa kapag sila ay nagsasalita before the public, no? Well, P. Agustin, mannerism na sanhi ng walang confidence, tama po. No self-confidence, sabi ni Al Calaguas, no? Nonsense naman, sabi ni Julie Tenidoro Ishiaki, no? Awkward, no? Bakit awkward yung body language ni Lugaw Lenny? Awkward niya kasi alam niya na walang laman. Alam niya rin yun. Kaya dahil natatakot siya na mabibisto ng mga nanonood sa kanya, yun na medyo dinidistract niya. May ano sa buhok, no? May ano sa tenga. Ano ba? Kumakatibang tenga mo? Hindi ka ba nakapag-cotton bonds?
Ha? Hindi ka ba nakapag-cotton buds, Madam Lene? Bakit pati dito sa tinga mo, ginagano'n-ganon mo? Eh, nasana nag-blower ka? O hindi kaya nag-plansya ka ng buhok mo para hindi yung maya-maya, ganun-ganun mo? Oh, mabuti, maganda ihimpol ka. Sa public speaking lesson. Oh, ito, patuloy natin. Diyan na yung DILG. Pero ka, Eli, may ano eh. Ang daming gaps. Yun ha. May paano sa buhok. Tapos adjust niya yung kanyang salamin, no? Para lamang na madistract niya ang sarili niya at madistract din ang mga manonood, no? Para hindi mag-focus sa mga salita na lumalabas sa kanyang mga bibig. Yun po ang dahilan doon, no? Diba, pambihira na 1.5 years na tayo. 1.5 years na tayo sa pandemic. Hindi pa din natin naiintindihan ito dahil sa kung ano. Yung League of Provinces, League of Cities, Councilors League, yung mga... Eh, kailangan sana ka, Eling, may representation sila. Ang sabi nila, ah, hindi yan kailangan kasi nandyan na yung DILG. Mm-hmm. Pero ka, Eling, may ano eh. Ang daming gaps. Okay, yun ha. So, at least ha, kung kayo gusto ninyo na matuto rin sa public speaking, yun po, balik-balikan nyo po itong ipinaliwanag ko sa inyo kung ano ang dapat iniiwasan ninyo. No? At ano po ba, paano ko po ba magka-self-confidence? Paano po ba na kapag magsalita kayo, especially before the camera, ay yung dating ninyo ay kapanipaniwala, di ba? And it's all about yung dating ninyo, how you project yourself before the camera is that you are credible, you are believable, and people will love watching you and listening to you. Ganun po yun.